KaLuwags, nandito po tayo ngayon sa lugar na kung saan wala kayo. O Punta del Sol, Samal. And then, without further ado, kailangan nating introduce sa inyo ang the lady behind Punta del Sol properties, Ma'am Araceli Ayuste. Nakita na rin kami sa wakas. Nandito ako sa lugar na nandito ka. Kasi kung wala ka dito, nandito pa rin ako. Miss you so much, guys. You're welcome. Yes, yes. You're always welcome in my kingdom. Oo, noon-noon pa to eh. Noon-noon pa kami ni... Yung wala pa ito, wala pa lahat. Noon-noon pa kami ni Daiseli, oo. Yung wala pa si Punta na... Na-develop hanggang naging ganito na. Hindi pa naman din develop masyado, but we are already acknowledged as one of the DOT accreditation. Yeah, 2002. Oh, parang 2000. Oh, na magduyan-duyan ka lang. Matanda na pala tayo. Oh, it's only the age. It's only the number. But the face value, di ba? Oh, ang sekreto niyan. Ang sekreto niyan. Pagiging plantita. Correct. Oh, yes, yes. Yan yes. Ang pinakasekreto noon. At paano ba nag-start yung plant connection natin? Actually, wala talaga akong hilig sa bulaklak. Wala talaga akong hilig kasi hindi ko makain ng bulaklak, no? O ano, kung magtanim ako ng gulay. Oo, negosyo. O magtanim ako ng bahay, kubo, kahit munti, basta maraming gulay. Nung nakilala ko itong tao na ito, si Dingdong, nakikita ko sa kanya na kahit gabi, painuminom ng sunmiglight, pero nakaharap sa lamesa. Nagtataka ako anong ginagawa. Yung pala, umiinom, nagkakat, nagtatanim, or gikulata, witness talaga siya. Nagmamarkot na pala siya, or nagagrafting na pala siya. Sabi ko, ano kayong meron dyan? So, it was start na nagkaroon ako ng interest sa mga halaman, na mga bulaklak. That was the start, pero alam mo ako, ayaw kong bumili. Gusto ko lang yung ma-reject ni Dingdong. Kasi ayaw kong mag-spend ba for bulaklak kasi na... Wala akong hilig. At that time, wala akong hilig. So, tinatanong ko lang si Dingdong, ano yung ma-reject mo dyan? Akin na. So, out of friendship, bigyan niya lang ako nung ma-reject niya. Sa totoo lang. Ang mga tanim ko, may reject ba? Wala. Nilalagay na niya dyan sa tabi. Kasi sa akin, I saw it na hindi na click sa kanyang market. So, nilalagay niya sa gilid. So, that's why I'm using the word reject, but that is not the proper word. Isang tabi. Nasa isang tabi siya. Pero for me, as a beginner, that is already an attraction to me. No? So, magpa-ano na ako sa kanya, magparinig. Hindi naman siya manhid. Magpaparinig ako sa kanya na, Gins, ano yung mabulaklak na yun? Para laging wala nang alaga. Sabi niya, gusto mo, Day? Gustong-gusto. So, naalala mo pa talaga. No? Oh, so, binigay niya sa akin. Hindi ka papatanda. Hindi pa matanda. Oh, hindi nakakatanda ang halaman. Correct. Yes, at saka yung pag mag-display sila doon sa Kadayawan, ini-invite niya ako, tapos nagiging winner siya. At saka yung Wow Philippines, na nandun kami sa Manila, na nanalo siya doon as the first prize landscaper. Artist. Panahon ni Gordon yun, tama ba? So, actually, that was the start of how Dingdong was famous in the country. What did you say? Exaggerated. Uy, may amigo tayo. Uy, char-char, di ko may bulak. May pambili na siya ngayon. Sobra na. So that was the start of it, no, na si Dingdong talagang naging popular na siya. Marami na yung kumukuha sa kanya na magla-landscape. Yung mga ganyan. Tapos we became
best of friends na yung friend na talaga kami. So nung nagkahilig ako one time during the kadayawan, Doktora Ilinita Binay went and she was the one who cut the ribbon. Yeah. Yung nanalo ka ng first prize sa friends sa edition, no? Sa friends. So sinabihan ako ni Doktora Asel from Dingdong, sabi niya, si Dingdong kasi sige sabi sa akin, magtanim ka ng bulaklak dahil kasi nakakabata yun. Sabi ko, nakakabata o kailangan may bata tayo. sa amin ni Dingdong, nag-start yung nagkahilig ako ng halaman, tapos magbili na ako sa kanya, pero lagi kuripot, dings, bili ako ng ganito, pero nagbigay mo akong dagdag dalawa. Buy one, take two, hanggang ganun. So, being a friend naman, pumapayag, no? Yung friends na napanalo niya, bumili ako ng tatlong piraso noon. Pero nakita niyo dito sa ano? Yeah, yung mga entrance, no? Yan, yung mga ano na yan. Aside from nakakalat na yan sa lahat ng mga resorts ko. Sa resorts ko, no? So, yun, sinabihan din ako ni Doktora Binay. Maghalaman ka, Sel, kasi look at me, I'm already 70. Pero ito pa rin ako, walang hinto na mahilig sa bulaklak. So, nakadagdag yun, no? Nakadagdag. At nagiging kaibigan ko, like sila Monina, si Ben, si Vicky, si Lorena, naging kaibigan ko na siya. Parang mayroon na kaming grupo. No? But Dingdong talaga is kami. Kahit wala kong kailangan sa kanya, tawagan ko lang siya, Dings! May kape ka dyan? Kasi galing ako doon sa isang property ko. Niya sa tugbo. Kung sabi ako sa kanya, Dings, may kape ka dyan? Hindi pa tumawala ng kape, so siya pa ang kape. Tapos, aside from kape, maraming pagkain! Magkikita mo siya, maraming talaga siyang pagkain. Mahilig magluto. Boy, akala nila ba? Kaya nga, luwag, no? The word luwag. Ano palang gamit ang luwag eh? Iluwag mo sa halaman. Everyday na gamit mo yung luwag, di ba? Oh, yes. So, that's my life. Di ba, kung maghahanap kayo ng kalireta, yung bakareta, okay, hanapin nyo si Bienvenido Haro. Kasi the best ever na natikman ko na, yung bakareta niya, ang sarap talaga. Kaya lang, minsan tinatamad ito. Tinatamad magluto kasi mahal na lang bulaklak, sige na lang sa tanim. Para pumayat ka yata. Diba? Hindi ka na yata nagluluto kasi tanim ka na lang ng tanim. Fruits ako pag umaga. Nakikita yan lang ko. Ang, ano, so, siya naman ano. Yung fruits niya. Grapes. Peaches. Hindi donation yun. Donation. Minsan nga, magtawag ako sa kanya, Dins, kung hindi saan na traffic, magkikain ako dyan. Iniyawagan nun. Kasi malapit na yung bahay ko sa garden niya. Kaya lang yung traffic din kasi, na may bypass road na nga, pero ma-traffic pa rin. So, yes, actually Dingdong encouraged me to plant. But one of our friends also, si Bingi Los Reyes, yeah. No? And also Lourdes, not to forget Lourdes. Lourdes Apostol. Apostol. Oh. So, yan silang mga kaibigan namin, na circle of friends namin sa mga plants. Hindi pa uso ang plantita at that time. Oh, kasi the word plantita only came up during the pandemic. During the pandemic. That is why yung pandemic, ako hindi nagpapanik. Kasi marami akong pwede ng tabas. Yung marami na akong propagate. At that time, I took advantage kasi naka-lockdown. Yung mga, yung binigay mo sa birthday ko, yung golden ceratum. Oh, yeah. Golden crocodile. Golden crocodile. Ay, nako. Sabi niya sa akin, hindi sana ako magbigay. Kailan kaibigan kita. So, binigyan niya ako ng ang tawag. Hindi ko ma-memorize yung golden ceratum na yan. I call it golden crocodile. Kawawa yung golden crocodile ko. Kasi, putuloy ko siya. Kasi malaki na eh. Pinutol ko siya 3 times. Uh-huh. Tapos, tinanim ko. Mano pala siya. Very prolific, no? Mabilis tumang. Pag mayroon na siyang ugat, kawawa nga. May ugat, isang piraso. Kahit isang nude eh. Isang nude. So, ngayon, yung binigay niya sa akin na golden crocodile, pag may mag-birthday din ng mga friends ko, birthday gift kasi binigay ko sa kanya. Tapos one time, nag-birthday yung former mother
outlaw. Kasi hiwalay na kami sa anak niya eh. So outlaw. In-law sana kung kami pa. Kaya lang, hiwalay na. So mother outlaw. Binigyan niya ng waling-waling. Eh, sabi ko sa kanya. Tapos, hindi ko pinakita sa mother outlaw ko. Sa akin man niya inabot. Tinagot. Tapos grabe mamulaklak. Pagbigay mo may bulaklak na isa yon. Tapos punong nalanta na yung bulaklak. Pero may isang ang sipag magbulaklak. Masipag siya. Kung babae pa siya pala, anak siya ba? Kaya yon hindi alam ng mother-in-law kundi naman manood ng YouTube yun kasi matanda na. ang regalo ni Dingdong na waling-waling para sa kanyang birthday, nandun na sa akin. Secured na. So that means, yung Angela dun ngayon, akin na yun. Ay, no problem. Isis, padala kong kausap. Let's ipo kasi yung Angela dun, oh. Dun sa kanto, oh. Diba? Ayan, oh. Actually, ang dami-daming halaman dito na during pandemic, nako, goldmine sa akin. Kay Inday Sierly, ano eh, nandiyan lang, ang laki-laki na. Ordinary lang yan sa kasi, masayangan doon siyang mag-propagate. Yung Fidelit, yung Lairata sa atin, di ba? Talagang... Meron pa ako mas malaki niya, nandun sa my function board. Doon sa likod. May dalawa ako doon, tapos ito. Tapos, diyan lang siya. Kung makapagsalita lang dahil yung ano, kung makapagsalita lang yung Fidelit, naku, parang gang rape na to. Kasi nire-rape mo yung iyong PDP. Sobra. Kasi, hinihindihan mo na, ay naku, wag muna, ganito. Sus, grabe talaga. Yes. Grabe even talaga. Ako, maraming nagsasabi, bakit hindi ko daw siya pinapropagate? Sabi ko, yan yun na, dyan siya. Dahil akin man din yan. Sabi ko na, mamunga daw yan. Mamunga. Tapos yung bunga, mas maganda daw yon. Kaya lang hindi ako matubuan ng bunga niya. Anong bunga? Oo. Sinasabi ko dun sa mga caretaker ko na, kayaan mo lang mahulog, baka mamaya mag-natural siya na magtubo. Huwag nyo nang ding, tignan nyo kung talagang ano yon yung kanyang yung buto. Yun yung sa Fidelit. Sabi kong ganon. So, ayan, meron akong Fidelit fig, meron akong, ano pa ba yung mga medyo expensive na mga halaman ko na, meron akong old one plant. Regalo naman yun sa akin. Cactus? Yung parang palm, na binebenta doon sa Thailand during the birthday of the king na, yung wala na siyang doubt, because, yung malaki na siya masyado that, they were selling it at 2.5 million. Meron ako noon, pero regalo ni Bing sa akin yan. Binigay ni Bing sa akin. Ma'am Bing de los Reyes, hi! Hello, so, regalo niya sa akin yun. Thank you, Dai, for... Doktora Binay, Ilinita Binay, hi, hello. Hi. Doktora, ikaw talaga yung nakainganyo sa akin sa Bang Dingdong. Kasi si Dingdong, hindi siya serious. Ang sabi lang niya sa akin, hindi, magtanim ka ng halaman para meron ka. Pero nung sinabi, at saka yung nakaka-baguettes daw, pero nung ikaw na yung nagsabi sa akin doon sa display natin sa Kadayawan, nung nagsama po tayo, doktora, nung sinabi mo, sir, magtanim ka ng halaman. Kasi nakakatulong daw sa health yun. Aside from, kasi nag-exercise daw kami, yung at saka nagkakaroon kami ng peace of mind pagharap namin yung mga halaman namin. And indeed, it's true. Dahil para kami mga abnormal. Pag makakita kami ng shoots lang, yung parang sanga lang ng bulaklak namin, mga ganun kami. Actually, witness ako. Binentahan kita ng Thai bamboo. Binentahan kita ng Thai bamboo na iilan lang yon. Ngayon, nagbebenta na. Correct. Oo, hindi na bumibili sa akin. Bumibenta na siya. Siya na bebentahan ko ngayon. Kasi sabi niya, dahil kailangan. Ang galing. Sabi niya sa akin, dahil mag-propagate ka ng Thai bamboo, bilhin ko sa iyo. Ano requirement mo? Sabi niya, ilang feet ba yun? So, tanim naman ako ng ganun ka
kahaba. Matumba man siya. Tinatali ko siya sa puno ng mga kahoy. Tapos, gana-ganon ko. Ngayon, pag-order ka na 1,000 Thai bamboo, mayroon ako. So, available na? Available na. Oh, yes, mayroon akong, paikot-ikot lang mayroon yun. Mayroon akong black bamboo. Yung Hiroshima, naman masyado ang benta niya sa akin. Meron ako noon. Ano pa ba? Black bamboo. Yung apple bamboo. Ay, meron ka ng ano? Yung dancing bamboo. Graceful bamboo. Marami na ako. Ganda. Ano pa bang meron akong? Yung chimes. Meron akong chimes bamboo. Basta marami na. Pero actually daw, ang number of species daw ng bamboo. Ang dami. 1,000 plus. Oo, marami. Pero yung akin, hindi po umabot ng 20. Yung mga ornamental lang kasi. Oo, kasi hindi ko sinasali yung mga, wala nga akong iron bamboo, meron daw sa pulumulo. Yung iron bamboo. There was one time na nabigay sa amin ang iron bamboo. From Tagaytay pa kasi, tapos na natagalan kami sa Manila na dehydrate. Kasi si bamboo, tubig talaga yan siya. Dapat talaga may tubig. May tubig. Oh, matakaw sa tapos, tubig. Tapos, ikaw ba din ang nagturo sa akin kung paano mag-propagate? Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, Day, huwag mong itanim sa lupa. Tambakan mo lang ng lupa. Tapos, pag marami na, i-bull out mo lahat. Tapos, ano mo daw, ano ba yung tango? Ano bang masabi mo sa ano sa yung mga plantitas din natin na plantitos natin na kay start pa lang actually sila mayaman. Oh, sila. Sobrang mayaman kasi nag-start sila ngayon na pandemic. Correct. So even though kailangan natin ng konting advice or ano ba ang masabi mo sa yes, for those neophyte na. Neophyte in the industry of plants, no? Plant industry. In fact, mayroon akong pamangkin si Kent na yung sa Maragusan. They started on parang mga ordinary plants lang. Kaya yung sinasabihan ko na siya, mag-level up ka na. Kasi yung mga customers mo, nagle-level up na rin. So, sinunod naman niya yung payo ko. Yung marami na siya mga, hindi ko nga kilala ng mga halaman, pero expensive. Oo, pero ang dami yung bumibili sa kanya. Bakit hindi pa siya nangmimessage sa akin? Ay, alam mo yung tinitignan niya yung mga presyo mo. Sabi niya, kahit mabenta daw lahat yung kanyang halaman, hindi pa siya makapag isang halaman mo. Kaya hanggang doon lang muna siya sa mga rubber tree, aglonema, ano pa yung mga calathea, caladium, yung mga ganun lang munang tipo yung mga kanyang mga stocks. Pero marami na, yung, alam mo, dati-dati yung wave of love, parang very unusual plant yan, no? Yeah. But ngayon, marami nang natuto how to propagate the wave. Wave of love. Talagang na halaman. So, during the pandemic, marami na rin nag-research-research. No? Nandyan si Plant Apps. Kompleto na rin. Yeah, nag-ID na siya. Tapos, meron na doon sa mga YouTube, nagtuturo how to plant. So, actually, it's very, very promising. Kasi, only that, you should be the one or the first to have this kind of plant. Para ikaw lang yung meron. Mapag-usapan. Wow, yung kagaya ni Dingdong. First time ko nakakita na yung isang pismin ang bulaklak kiti. Yung isa green. Sabi ko siguro that's hot moon. Sabi ko, tinakpan siguro niya itong isa para maging puti. Tapos yung isa nainitan. May nagsabi sa akin, hindi kayo, ano talaga yun? That's variety. Natural. That's natural. Paano kayo ginawa yun sa Thailand? Hindi maputulput, hindi matapos ng istorya sa buong magdamag. Guys, first episode lang to. Gusto ko rin makapunta dun sa kanyang garden. Doon tayo sa para may talk show. Parang ganun. Answer and question. Question and answer portion. Oh, okay.
Ayan. Mga kaluwag. Oo. Please, patronize the flowers of Dingdong. Oh, yeah. Especially those who can really afford. And pag meron ka na bulaklak na galing kay Dingdong, you must be somebody. Yeah! Grabe po! Talaga kasi, if the people knew that is from Dingdong, ang mga bulaklak niya kasi, mga rare type. Mga rare talaga. So, of which na wala ako. Kaya, ano kami ngayon? Pag-uusapan namin over the lunch. So kain tayo, mga kaluwag. Guys, thank you for watching this YouTube channel. Luwag ni Dingdong with Miss Araceli Ayuste of Punta del Sol Properties. Kain muna kami! Hey KaLuwags! Don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel, Luwag ni Dingdong.